makakatulong talaga to na parang medyo manam yung pakiramdam ng tahi mo. Witch Hazel Perennial Spray. So ito pwedeng ilagay sa freezer para maging cold compress or pwede namang ilagay sa microwave para maging hot compress. So gawin natin siya warm bago magpa-breastfeed para matanggal yung mga milk ducts. Cold naman after natin mag-breastfeed kasi sa unang mga araw na pagpapa-breastfeed natin ay magiging sore yung nipples natin. So masakit yun, pero don't worry, it gets better at ito makakatulong to. Next, yung Wink Ultra Shapewear. Nakatulong sa akin yun kasi ang mas isa sa mga masakit pagkatapos ng mga anak ay yung paglumiliit na ulit yung uterus mo. So yun, nakaka-support siya. Nalilessen yung pain na nararamdaman mo sa pusod mo. Itong Pigeon Nipple Care Cream. Ito ang ginamit ko bago ako manganak. It helps to keep the nipples supple para pag magpapabreastfeed tayo, eh medyo ready na siya. Ginamit ko siya during the early stages of breastfeeding. Pero mas napansin ko, pag ang ginamit ko after breastfeeding na nipple care is yung breast milk talaga. Para sa akin ha, mas effective yun. Tapos meron din ito Witch Hazel Pad. Ganyan siya. Ginawa ko, pagkatapos kong mag-perennial spray, ito naman yung ilalagay ko dun sa pads ko. Tapos sa pagpapa-breastfeed, ito nakatulong talaga to. Ito, breastfeeding pillow. May support talaga siya. So, hindi ka rin masyadong mangangalay habang karga mo si baby pa nagpapa-breastfeed ka. Next, itong Pigeon Baby Milk Catcher. So, kasi pag pinapa-breastfeed natin yung baby natin sa kabilang side, eh yung kabilang side, eh maglalabas din yan ng gatas. So, ito, para hindi sayang yung gatas. So, itong disposable underpads, kasi pagkapanganak po natin, eh magbi-bleed tayo. So ito para kumbaga hindi mamansyahan yung sala, yung kama natin, yung bedsheet, yan.